Pinoy, likas daw na mahiyain at laging nagkikimkim ng ating damdamin. Pero minsan, ang pagsasarili natin sa problema na uuwi sa kung ano-anong aberya. At sa tuwing umiiwas tayo sa mga issue, saka naman namumuo ang mga intriga at di pagkakaunawaan. Kaya panahon na para basagin ang ating katahimikan. Dahil ang problema, pwedeng-pwede mong tawanan, pero hindi mo dapat talikuran. Kaya kung may problema, harapin mo, pag-usapan natin face to face. Nag-iinit na usapan, umaatikabong mga yan. Diskusyon na may resolusyon sa kauna-unahang talakserye sa telebisyon. Face to face na with Miss Ami Perez. Kamusta mga sausawera at sausawera? Handa na ba tayo sa talakan dyan? Saan ba kayo? Sa puti o sa pula? Eh sa Ukrayan, ready na rin ba? Aba, eh syempre, mas masarap ang kwentuhan pagkasama si kapatid na Hans! De Ami! Hey! Ready na rin kami dito! Di ba sausawa na? Saan ba tayo? Face to face na? Maghahatid na naman kami sa inyo ng makabuluhang diskusyonan. Ito po ang kinahuhumalingang talakserye sa telebisyon at Barangay Hall on air at on TV na rin. Siyempre, maraming maraming salamat po sa inyong lahat dahil sa pagsubaybay at sa patuloy pong paghataw namin sa ratings. Bukas na bukas po ang aming programa sa anumang problema. Siyempre pa, nakatutok ang buong Pilipinas, maging ang buong mundo. Tulad na lamang po ng mga kababayan nating si Jojo Villanueva, Jason Villanueva at Gloria Villanueva ng Riyadh, Saudi Arabia. Maraming salamat po sa lahat ng mga kababayan natin all over the world, mga kapatid. Salamat, salamat po sa inyong lahat dahil utang namin sa inyo ang tagumpay po ng face to face. At syempre, kayo mga official na sausawero at sausawera. Ako pa rin po ang inyong Ate Ami na lagi nagpapaalala kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan face to face. At buhay na naman ang ating mga sausawero at sausawera. Kasama syempre ang kanilang katalakan at kapatid nating si Hans Mortel! Salamat, Te Ami! Nako! Alam mo ba, ready-ready na rin ang lahat dito. Pero bago natin ituloy-tuloy ang ating programa, abay syempre, ipakilala muna natin ang tatlong taong talaga namang hataw ang mga payo. Sila po ang ating trio tagapayo! Kasama po natin ngayon ang isang taong kilalang kilala sa bayang aking sinilangan sa Romblon dahil madalas din siyang nandoroon. Siyempre po, ang Chief Public Attorney ng Public Attorney's Office, Attorney Persida Acosta! At syempre pa, ito sobrang love na din ng ating mga televiewers dahil talaga namang bilang isang ama ay napakaganda ng mga ipinapayo. Ang ating pong spiritual advisor, Father Sonny Merida. At syempre, ang ikatlo ay ang ating ate na talaga namang napaka maintindihin. Walang problema, hindi niya kayang ipaliwanag kung bakit naging ganon. Syempre, clinical psychologist, of course, family counselor din, Dr. Camille Garcia. Kompleto na ang mga tagapayo ng bayan. Isang rekado na lang ang kulang. Te Ami, iniintay na lang namin ang issue of the day. Eto na, kapatid na Hans at mga sausawero at sausawera, si Galot na bukol ang dulot. Abay gulong nagsimula po ng dahil sa perang pantubos ang pag-uusapan natin ngayon. Mga magkakapamilyang dati po ay nagtutulungan, aba, ano na ito? Nagsabunutan at umabot pa sa pukpukan ng dos por dos? Yan po ang ating face-to-face issue of the day.
Walang ibang hangad si Marivic Valdemoro kundi makatulong. Pero bakit nga ba bukol at sakit ng katawan ang inabot niya mula sa kapatid at bayaw? Masamang sasama po ang loob ko sa bayaw ko. Kasi po hindi niya ako nirespeto. Yun, paglasin niya, pinupunta niya ako. Gusto niya akong suntok eh. Hindi ko talaga napigilan ang sarili ko. Pinalo ko na siya ng dos por dos. Kapal ng mukha niya talaga. Hindi po totoo na sinaktan ko siya. Kakausapin ko lang po sana siya. Sabi ko sa kanya, "Te, bakit naman ganun ang ginawa mo? Hindi mo malang pinaalam sa akin na kukunin mo na yung pera." Ang sa para sa akin po, siyang mas walang utang, walang ano, kwentang kapatid. Tigilan niyo na kami kahit magkapatid kami kasi may kanya-kanyang buhay na kami, may kanya-kanyang pamilya na po kami. Tama lang, nakampihan ko ang asawa ko kasi nasa tama siya. Ito ang problemang pampamilya na nagsimula dahil sa perang pangtubos. Ngayon, handa na silang magharapan at magtuos dito lang sa Face to Face! Eto na po mga kapatid, tawagin na natin ang nagre-reklamong tumulong na nga, abay na perwisyo pa. Narito po, si Marivic Valdemoro. Pasok! Face to Face! Face to Face! Face to Face! Kamusta po, Aling Marivic? Welcome sa Face to Face. Okay lang po. Pakikwento po sa amin, ang inirereklamo po ninyo ay ang inyo pong kapatid at ang bayaw po ninyo, kung hindi ako nagkakamali. Ano po ang nangyari? Kasi po nung may nasanla na bahay sa kanila. Sa kanila? Opo. Isinanla yung bahay. Okay po? Tinubos na po. Pero ang pera po na ginamit doon sa mama ko. Bali ako yung may hawak ng pera na yun. Magkano po yun? 10,000 po. So, 10,000. Sino po itong nagsanla ng bahay sa inyo? Si Cesar po, yung kapitbahay ninyo. Kapitbahay ninyo. Okay. Bakit naman po ninyo naisipan na kayo ang, kumbaga sa inyo isanla yung bahay? Hindi po kasi itong bago naging mag-asawa, nakatira sa bahay ko. Ito pong mag-asawa ang sinasabi ninyo ay yung kapatid po ninyo. Kapatid ko po yung babae. Ano pong pangalan? Marinel po. Okay. At ang asawa niya ay Michael si... po. Michael. Okay. Dati silang nakatira sa bahay ko. Okay po. Kasi yung bahay na yun, baga, lalaga pa yung kapatid ko, sanla sa amin yun, hati kami. Si Michael naman po, naging kaibigan niya ng bunso kong kapatid, yung namatay. So, napatira na din po siya sa bahay namin. Ah, okay. O, pagkatapos po, di, yun nga, sa madaling salita, naging mag-boyfriend, naging mag-ano, di sabi ko... Nagkarelasyon na sila, naging mag-boyfriend hanggang sa ikinasal. Opo. Doon pa rin nakatira sa inyo. Mm-mm. Okay. Tapos po, may nag-ano naman, magsasanla daw ng bahay. Eto nga pong si Cesar. Opo, di sabi ko, may asawa ka na, may ano, gusto na rin nilang bumukod. Bumukod. Ang pera po yun nasa pangangalaga ko, pera ng mama ko. Tapos po, nung time na ngayong ano, dapat sana tutubusin ngayong April 24, hindi po natuloy. Natubos po April 28 na. Sabi ko naman dun sa kapatid ko kasi bago pa tinubos yun, nag-text na ako. Nag-text sa akin yung mama ko. Kailangan niya daw ng pera, nagpapagawa ng bahay. Di sabi ko naman, maghintay ka kasi matutubos na tong bahay. Kasi po lampas ng one year and a half na. May pera na yung... nagsanla, gusto nang tubusin. So, bakit po humantong dun sa puntong nagkasakitan po kayo? Anong nangyari? Sabi ko sa kapatid ko, kailangan ni mama ng pera. So, ipadala na natin sa Bicol. Ito naman asawa niya, ayaw pang ibigay. Si po, nabasa ko yung text niya. Parang ayaw niya po talagang ipagalaw yung pera kasi parang gusto niya pang gamitin. Sabi ko, hindi nga pwede kasi kailangan na ni mama. Pinakinabangan niyo na naman yung pera. So, nasaan ngayon ang pera? Pinadala ko na po. Pinadala mo? Opo. Buo? Hindi po, kasi sa awa ko naman, sabi ng kapatid ko, "Ate, wala kaming pandown." O sige, pagbibigyan kita kahit di alam ni mama, binigay ko na naman po yung 2,000 para may matirahan sila. Ano yung nangyaring insidente na kayo daw po ba, kung hindi ako nagkakamali, ay sinaktan ni Michael? Opo.